Ito nga pala yung tutorial, how to transfer your GCredit balance into cash. Kalimitan kasi sa atin, hindi natin alam or hindi alam yung iba na pwedeng i-convert sa cash yung laman ng GCredit. Ang alam lang natin, ang GCredit is pwede siyang ibayad, pambayad ng groceries and bills. So first, i-open muna natin yung GCash para makita natin kung magkano yung laman ng GCredit na pwede nating i-convert sa cash. Punta tayo sa GCredit. As you can see, ang total credit limit ko is 10,000. Pero ang remaining credit limit ko na available is 7,000 kasi yung 3,000 ay nagamit ko na. So, yung 7,000 na remaining credit limit, pwede natin siyang i-convert sa cash. So, bukod sa GCash, kailangan meron din tayong Grab and kailangan verified yung ating Grab Pay. Okay, so next punta tayo sa Grab. And then dito, makikita nyo ang balance ko ay 0. And then after that, punta tayo dito sa payment. And then cash in. And then in stores, cash in at 7-Eleven or business centers. And then click the more stores. So ang minimum balance na pwede nating withdrawin or i-cash in sa Grab or GrabPay ay 200 pesos. So dahil meron akong 7,000 na laman dun sa aking GCredit, magta-try ako mag-withdraw ng 500. Yan, i-enter lang natin yung amount. And then cash in. So dito lalabas itong reference, payment reference. So itong reference number na to, kakopi natin yan. And then ipipaste natin yan dito sa, balik tayo dito sa GCash. And then punta tayo dito sa pay bills. Pwede nyong i-search dito sa search biller here para lumabas yung Grab. Or pwede rin naman dito sa others. Nandito sa others yung Grab. Dito sa reference na kinapi natin kanina, dito natin siya ipipaste. Diyan. And then, itong contact number, lagay nyo lang yung contact number nyo. Dito sa amount, ilalagay nyo yung amount na gusto nyo i-cash in sa Grab. So, sa akin is 500 pesos. And then, click next. So, dito, pipili kayo. Pwedeng GCash or GCredit. Since ang laman ng GCash ko ay 0.03, hindi ko malalagyan ng 500 yun. So, ang gagamitin nga natin is yung GCredit. So, ito yung pipindutin natin. Yan. Magkakaroon siya ng charge tomorrow. So, para sa ibang details about GCash, ilalagay ko na lang. Click next. And then, ayan, lalabas na meron tayong matitirang balance na 6,500. Click confirm. Medyo matagal lang siya minsan. Nag-loading siya. Ayan. So, ayan. Lumabas na yung reference number. Tapos, i-check naman natin yung Grab natin kung pumasok na siya. May na-receive akong text from GCredit na, ayan nga, na nag-transfer ako ng 500 pesos or ginamit ko yung 500 pesos. Papunta or kakash inan ko yung Grab ng 500 pesos. Wala naman siyang charge. So balik tayo dito sa Grab, back lang natin. Back.
Tapos i-refresh lang natin. Yan. Punta tayo sa home. Yan. Isa kasi hindi siya doon nalabas. So, nakita natin yung balance ko kanina na 0 naging 500 pesos. Ibig sabihin, pumasok.